Ayon, so good morning sa inyong lahat mga kabigote. Ayan, bago ako pumasok sa eskwelahan, ay bibigyan ko muna kayo ng counting update din sa aking isang breeder din ng isa ko pang project, yung ice project natin mga kabigote, na kung saan ay pagkakatagal-tagal ko nang hinihintay, ano, na sila ay umitlog. Ngayon, parang nakita ko kanina, nakalimlim na yung hen, sisilipin natin kung mayroon ng itlog ngayon. Ano? Gawa ng siyempre, meron tayong stencil project na racing form, at saka meron pa rin naman tayong isa pang project na ice project para doon sa ating racing form din. Tara na! Aray mga kabigote, yung ating hen nakalimlim, ayan di yan, sa pitang iyang fita. My son, baka naman, hindi po tayo sponsored ng fita, Yan lamang ay ating ginagawang mga paitlugan. Maganda-gandat kasi mas malalim-lalim, at hindi basta-basta na uubos yung ating mga inilalagay na buhangin, So yan, siya ay nakayup-yup na gayaan. Titingnan ko kung maitlog na dahil kahapon pa yung nagsimulang yumup-yup. Okay, so ang ating breeder na iyan ay isang blue tea check, na ice F1. So siya yung hen. So ang ginamit natin ay isang blue. Pasensya na kayo sa kulungan mga kabigote, kasi hindi pa nakakapaglinis. Itong blue na F1 din, blue bar, pero meron na siyang, kita nyo naman ang pagka-blue niya, medyo iba na rin, nag-ice baby na rin ang kanyang kulay. Ngayon, itisilipin natin kung yung ating banghen ay umitlog na o kung hindi pa. Yan na rin mga kabigote, medyo delikado, kaya ako'y nagdahandahang ibaba yung ating nest pot. Ngayon, nakita ko, ayan, may itlog na. Maganda, makinis. Ay, mga kabigote, makinis yung itlog. Wala ako nakikitang mga butol-butol na puti. Ibig sabihin, sana healthy naman. Ito kasi, mga kabigote, unang itlog nila ito. Nitong hen natin. Sana naman, makapagpalabas na agad sila diyan. O kaya, ma-fertile na iyan. Hindi naman sila nestmate, pero sila, mga kabigote, magkapatid. Pero hindi nestmate, ayun yung ating kak, medyo nagagalit na at pinapakailaman daw natin ang kanilang buhay. Sinilip lang naman. Kita nyo, itong mga kabigoteng hen natin, kung makikita ninyo, siya ay T-check. Tapos yung kanyang dibdib mga kabigote, nagpupulbus-pulbus na. Kumbaga, meron na siyang touch ng ice. Kasi ang nanay ng mga yan mga kabigote ay damasin. Tapos ang tatay ng mga yan ay T-check. Kasi ang ating program mga kabigote ay T-check ang shield, pero ice yung kabuuan mula ulo hanggang doon sa may vent ng kanilang puwitan. Kung makikita nyo, medyo iba na ang kanilang itsura kaysa sa mga normal na blue T-check at saka mga blue bar. So, medyo iba na, Yan. So, may itlog na mga kabigote, maganda yung itlog. Ibabalik na natin at baka ito'y kung ano pa ang mangyari din mapurnada pa ang ating ice project mga kabigote. Ngayon, mga kabigote, dini naman tayo sa kabila. Ito'y antagal na rain bago umitlog itong ating mga F1 na ito. Actually, estimated generation sila ay 5th generation. Pero tinatawag nating F1 dahil nga sila ay na-crossbreeds na uli. Gawa ng from stencils, ay ating ipinaris na uli yung stencil sa racing. Ngayon, antagal nito. Ito'y nestmate din. Nestmate as in nestmate sila. Magkapatid, kaya nga nestmate Ayun, sisilipin ko at meron nang itlog mga kabigote. Ang maganda din sa itlog na ito mga kabigote ay maganda rin. Wala rin siya ng mga butol-butol na nakikita natin. May kaunti lang ipot na gayon pero okay lang. Mukhang iitlog na ng pangalawa yung ating hen. Kung makikita nyo mga kabigote, siya ay maganda na ang forma. Ayan yung hen natin, TS2. Mukhang maglulugon pa. Sana na may lumimlim ng ayos. Ano ganamat maglulugon? Yung kak naman natin ginamit, TR eh. Hawak ko nung isang araw mga kabigote. Pero, yan siya kapag nasa cage. Kita nyo kung gaano siya kaganda mga kabigote. Yan yun. So ngayon, umitlog na. Parang ilang buwan eh. Parang 4 na buwan. Mula nun sila ipagparisin ko, parang 4 months na bago pa umitlog. Pero maganda naman ang itlog. Sana ay mapisa.
Yan. Ari naman mga kabigote, mukhang itlog na uli. Bumaba na yung kanilang mga inakay, nandun na sa baba, ayun oh. Oh, sa itlog na uli aray. At ayan, may subo mga kabigote, nagsusubo. Pero mukhang paitlog na uli. Aring isa humihingi, yung kanyang kapare humihingi pa ng patuka. Ayan. So nagpalit tayo mga kabigote ng patuka. Ginawa natin yung strong. Strong na anong ang tawag din eh. Basta yung strong mga kabigote. Hindi naman siya concentrate eh. Ano ba nga? Basta nagpalit tayo, gayon tawag natin strong. Tapos ay aray ang mga inakay nila ngayon. Yung isa yan, oh, kita nyo na nung nakaraan araw ay pinakita ko sa inyo. Medyo hindi pa kita yung kanyang bronze bar. Ito ngayon kita na. Ang mahalaga din ni mga kabigote ay ang maganda ng kanilang mga form. Ano, hindi na sila mga mukhang tsupol, mga mukhang panse. Hindi na mga kabigote, racing na ang kanilang itsura. Kahit hindi pa gayong kaganda ang kulay, oh, yung mahalaga ay napapalabasan natin yung itsura. Ay yung kulay naman, bandarian, lalabas din yan eh, sa mga susunod na generation. At subok na natin yan at tayo matagal nang nagbibreed ng stencil project. Nandito na tayo sa pangalawang phase ng ating program. Ano, ayan nga, mahalaga mga kabigote, ayun, may kulay ng ganun, no. Sa part ng barney, mga kabigote, makikita natin yung light bronze, ano? Oh, ang itsura, maganda, healthy. Oh, yan. Ngayon, mga kabigote, aray, papakita ko sa inyo aring isa pa nating program dito. Program na makapagpalabas tayo ng mga ross, mga dark ross. So, pero itong program na ito ay hindi rin ganun kadali kasi unang-una hindi parehas ross ang ating gamit, hindi recessive opal spread parehas. Ang isa ay, ang kak na ginamit natin ay recessive opal spread. Ngayon, ang hen natin ginamit ay racing pigeon na blue check. Oh. Itong mga kabigote, itong blue check na ito, ito ang mga magulang, ay itong mga magulang, ito ang nanay ng mga F1 natin dito na stencil program. Ngayon, ginamit ko naman siya para sa ross. Kasi magandang maglabas ito mga kabigote ng kanyang mga offspring. Ngayon, yan ay mayroon na ring itlog. Ano, at ang itlog niyan ay siguro ipapisana mga isang linggo pa. O, yan. Kita nyo naman kung gaano kaganda ang itsura ng ating hen. O, yan. Nakalimlim siya ngayon at iniingatan niyang mabuti ang kanyang itlog. Ito ang kanyang kapares. Yan. Kita nyo naman kung gaano kaganda. Ito si Harley. O, siya ay white flight. O, ngayon, tingnan natin kung ang mga ilalabas niyang inakay yung mga white flight din. Actually, dati mga kabigote, ako'y nakapagpainakay na gamit siya. Tapos, ang kapares niya ay mga dominant opal. Ay, ang lumalabas ay mga check. Ay, kaso lang, mga panahong matagal na, siguro mga 2020 pa yon. Ano, at matagal na rin si Harley sa akin eh. Ay naipamigay ko mga inakay, di ngayon, ako'y nanghihinayang kasi gusto ko makapagpalabas ng racing form din na mga ross, yung mga, as in mga ross na maililipad din. Kaya ipinapares natin dito sa mga ganitong klase ng hen. O yan, pairing natin ngayon at sana magbunga ng maganda ito mga kabigote. Yan, di naman sa kabila mga kabigote, meron tayong project dito. Itong CBT na natin na toy stencil, ayan, kita nyo naman, medyo okay na rin yung form. Ang kaso nga lang, bilugan pa ang kanyang ulo. Ano, ayan, kita nyo naman, ano. So, hindi pa ganun ka-solid yung pagka-racing form niya. At kung makikita natin yung kanyang dibdib, makintab na parang mayroong indigo. O, pero yung kanyang shield mga kabigote ay TS2, ano, toy stencil 2 na bronze, ayan, o. So, hen ito, si Bettina. Ipinares ko siya, mga kabigote. Pinapares pala dito sa ating check din na blue. Ano, na napakagandang ibon. Oh, kaso parang merong sipon ito ngayon. Ating papainumin agad ng gamot. Nang sagay o hindi na lumala. Yan. Ito, mga kabigote, ang project na ito, hindi ito sa pagandang kulay eh. Gusto ko lang magkaroon ng counting bronze. Yung mga magiging inakay nila. Ano, galing dito kay Bettina. Kasi siya naman ay hen na racing ano. Ito kasi ito si Bettina kasi racing ang nanay nito eh. Ito naman mga kabigote, plano ko kapag ito ay okay na, nakapagpalabas na ng mga magagandang offspring, siguro kunan ko ng apat na inakay, yan siya at saka ito. Ito kasi mga kabigote, itong ating hen na ito, siya ay island finisher, ano, tawid isla nung siya ay kinakarera pa.
ay gusto kong ipares din sa blue na ito. O, itong blue na ito, kukunan muna natin ng inakay. O, tapos ito, mga apat na inakay para may magamit tayo, may balik natin sa tatay. Yung magiging inakay nilang dalawa, ibabalik natin sa tatay para makapagpalabas na tayo ng rose. Ano? Para mas maganda. Ay di, ayun nga mga kabigote. Ano, yun yung plano ko ngayong 2024. At saka ngayong 2024, mga kabigote, yung ating mga stencils program, nakikita nyo naman na gumaganda na talaga yung forma. Mas maganda na yung forma kasi ibinabalik na uli natin yung mga sa racing yung ating mga stencils. Kaya hindi na tayo naliligaw doon sa ating program. At banda riyan, mga kabigote, yung malaki kong lock doon, aalisin ko na iyon at papalitan ko na mas maliit para doon sa ating mga pliers. Ano, kasi pagbabawas tayo ng ibon, dadalhin natin doon sa kabila nating lock yung iba. Dito sa ating bahay, tayo ay magte-train na ng mga ibon, sasali tayo ng club. Ano, kaya nga ito, nakabang itong dalawang ito na pagpaparacing ko sa mga susunod na panahon. Nang sa gayon, sa kanila tayo kukuha ng pang-race. Ayan. O, yun lamang mga kabigote, maraming salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye!